Hello guys, it's me again, Mom Shikat, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, so may isi-share po ako sa inyo na hidden spot ba yun? Yung sa mga para to sa mga mahilig sa mga nature, mahilig mag-camping, mahilig, yun, mahilig sa nature, mahilig sa camping na medyo maliit lang yung budget. So, tamang-tama itong video na ito para sa inyo. So, meron akong isi-share sa inyo. So, ayun na nga. Gaya na sabi ko kanina, itong video na ito is para doon sa mga nature lover at the same time, mahilig mag-outing, pero syempre kulang sa budget. So, tamang-tama itong video na ito para sa inyo. So, ang isi-share ko sa inyo is yung naging experience namin ng family ko going to a river, ilog. Okay? So, biglaan to. Actually, biglaan. Ah, paano ba? Paano ko masabi? Matagal na namin gustong matry na adventure ba na magpunta ng ilog, tamang chill lang, tamang camping. Syempre, yung ma-experience ng mga bata na makapaglangoy sa ilog. Yun, ma-experience nila yung nature ng ano, mga ilog, ganyan, ilog, sapa, yung mga ganyan. So, matagal na yun, pero kasi hindi kami makapag-plan, wala kami makuhang location, tamang location. So, nitong Holy Week, may kating-kating na kaming umalis. Pero at the same time, sabi namin, nagbabudget kami kasi may other plans kami na naka-plan talaga, naka-plot na sa date namin. So, sabi namin, ako, baka kapusin tayo ng budget. Pero yun nga, we really wanted, during the weekend, Saturday, Sunday, April 8, yan. Talagang kating-kating na kami. Ano yan? Huli Saturday yan. So, sabi ko, nasa Rizal kami. Taga-Rizal po kasi kami. So, sabi ko, kung Rizal area, lalo ng mga camping ilog, ang usually may mga ganyan is Tanay. Yan yan talaga number one na merong mga ganyan. Tanay, Antipolo. Konti, mga ano yan, sightseeing, ganyan. Pero ilog talaga gusto namin. Ilog, mga falls, ganyan. So, napunta kami po sa Tanay. So, in this video, papakita ko yung ibang nakuhaan namin. Actually, hindi ko nakuhanan ng pool kasi may mga experience kami na talagang mahirap na isabay yung pag-video and at the same time, yung ginagawa namin mahirap. So, yun. So, ikukwento ko na lang sa inyo yung iba. Yan, experience namin. And then, syempre, babanggitin ko rin po kung magkano yung ang inabot ng aming ano, sa ilog. Okay. So, ano bang ilog ba to sa Tanay ang aming pinuntan? Tinatawag nila itong Hidden Lagoon. Hidden Lagoon. So, hindi po ako magpromote dito. Ayan, ano, kasi usually, doon sa Tanay, meron siyang mga, kumbaga sa pag pumunta ka ng Laguna, may mga resort-resort yan, di ba? Yung mga tayo, resort, Laguna, Antipolo, may mga resort-resort yan. Tawag. So, ganun din naman sa Tanay, kahit sabi mong ilog yan. May mga parang specific, ano siya, tawag. Doon sa parang parking area, yung may mga mag-a-assist sa'yo, yun. May kanya-kanya, parang resort na rin na ganun. Ganun lang, na equivalent to that thing, parang ganun. May mga page din po sila. So, again, hindi po ako magpo-promote dito kasi ikukwento ko kung bakit. Okay? Ayaw ko mag-promote pero siguro magbibigay ako ng tips, magbibigay din ako ng things to avoid and to consider. Pagpupunta kayo doon sa lugar, gusto nyo itry din yung lugar na napuntahan namin.
So, ang tip ko po para sa inyo, lalo na doon sa mga gustong mag-try ng mga ganito, is i-prepare nyo rin yung sarili mo. Yung mga mahilig sa mga ilog-ilog, yung may mga pataas-baba, i-check nyo yan kung may mga dadaanan kayo yan. Bakit kailangan? Kasi kailangan nyo ihanda yung katawan ninyo. Kasi gusto nyo mag-enjoy eh. Diba? Tapos in the end, katawan nyo ang mananakit. So, hindi nakaka-enjoy yon. So, pangalawa, yung mga bagay na kailangan yung talent. So, kung meron kayong dadaanan ng mataas, baba, ganyan, may bit-bit kayo, tao kayo magbibit-bit, hindi naman sasakyan, hindi uubra doon sa taas-baba ng bundok yung sasakyan. So, minimal, i-minimize na, minimal things lang ang dating natin. Ano ba yung mga importanteng talent? Pagkain, magdala ako overnight, pagkain, enough food, drinks, ayan, and then clothes, kasi maliligo kayo sa ilog, pamalit nyo, pamunas nyo, and then yung tent, yung ganyan, kung merong mag-tent pitching kayo, ayan yung mga importante, kailangan yung dalhin. And then of course, light, kasi lalo na kung nature yan, solar power lang po ang meron dyan. So, ayan yung mga importante kailangan yung dalhin. Huwag na po tayo magdala ng ibang bagay na mabibigat, mahihirapan po talaga tayo. In our case, medyo nahirapan kami kasi may dala kaming cooler. Kasi kami, pagkain, may drinks. So, considering dalawa lang kaming adult, then two kids. So, nahirapan din po talaga kami doon. So, yun yung ano ko lang din, advice ko doon sa mga gustong mag-try sa ganung area. What else? So, yun, yung things to consider. Ito pa. Ayan, ito. Yung isang bagay na kailangan nyo rin consider, yung kung meron kayong napupusuan or na-coordinate na tao para dun sa lugar, coordinator, siguro dun yung i-check nyo yung feedback dun sa resort na yun or sa coordinator na yun, if maayos ka usap kung nag-a-assist ba. Okay, bakit? Kasi in our case, ang nangyari, dun sa na-contact namin, nagbayad lang kami dun sa parang coordinator na yon, pero hindi na kami na-assist pababa. Even yung, kasi pagbaba namin medyo crowded eh. Nagulat talaga kami, and then wala kami mapwestuhan. Dapat yun, meron mag-a-assist na, o dito po pwede pang pumwesto, pwede kayo dito, mas komportable dito. Wala po. Merong batang nag-offer, hindi namin sure kung part siya ng mga staff doon sa coordinator, kung related ba siya doon. Pero may mga nag-offer ng assistance doon na syempre, babayaran mo rin. Tumulong ng buhat, mag-assist dun sa pagbabanyo, ayun, may mga nag-assist mo yan. Pero kasi, syempre, as you expected, may coordinator ka dapat, di ba? Sila yung mag-assist, may mga tao silang pwede mag-assist sa inyo. Pero in our case, wala. Okay. Pero meron mga coordinator dun na nag-assist din naman talaga. And ito, medyo napansin ko dun, parang nag-aagawan sila. So, nag-aagawan sila sa customers, tapos medyo hindi namin nagustuhan, is parang medyo nagsisiraan. Okay, siguro ugali na rin ng mga Pinoy yan na pagka mga ganyan, nagsisiraan, ganyan. So, kami, as long as kaya naman na namin na hindi namin need ng assistance, okay lang. Pero yun nga, na-notice namin na, yun nga, na parang hindi kami na-assist, nakabayad na kami lahat, hindi naman kami na-assist sa baba. So, pero kami, hindi na kami masyado nag-expect kasi nga, mura lang naman yung aming mga binayad. So, parang entrance fee, ganyan-ganyan lang. Pero, yun nga, in our case, hindi kami masyado na-assist. Then, may ibang mga coordinator na nag-assist sa amin, syempre, extra bayad na naman yun. Supposedly, dun, kung sino man sana yung coordinator namin, kung may tao, dun na lang sana, ba? Diba? So, baka mas nakatipid pa or what. So, ayan, naglalambing si Bunso. Ayan. So, yun yung tip ko sa inyo. Siguraduhin yung maganda yung feedback and review dun sa coordinator. Nakausap nyo. Kasi, syempre, lahat yan. Pagkausap nyo, nag-i-inquire kayo. Eh, todo, ano yan, best effort siya na maging mabait sa inyo. So, yun lang. Para mas ma-enjoy nyo yung experience nyo doon. Kasi, syempre, lalo na kung hindi naman kayo usually nagka-camping, nagpupunta sa ganon, mas ma-enjoy nyo. Kasi, iba pa rin yung meron nag-a-assist sa inyo. Dagdag ko lang pala,
Ayan, dun sa mga bagay na i-consider natin is yung location itself. Kung yung travel time ba is worth it dun sa, or tutugma ba siya dun sa comfortability natin. Like in our case, since nagkakainta Rizal kami, so kinonsider namin si Tanay kasi that will be 1 to 2 hours drive from our place. So, pwede na sa amin. Sa amin yung pwede na kasi parang we find it mas okay na yon compared sa mas malayo pa kami pupunta, dadayo. Kasi baka biyahe pa lang pagod na kami. Hindi na kami makakapag-enjoy dun sa location itself. So, yun, consider din po natin, lalo na kung may mga kids tayong kasama. So, yun. So, simulan ko yung pagpunta namin at pagpaplano namin. Syempre, kahit biglaan yan, may plano pa rin kami dapat. Okay? Last Saturday, naghanap-hanap kami ng mga camping sites na may ilog sa Tanay. So, unang-una, kinonsider namin yung mga may available slots pa. Kasi, biglaan po ito. So, yung sa mga mahilig magbiglaan dyan, better i-check nyo muna kesa yung pupunta kayo doon sa lugar, lalo na kung commute kayo, ang hirap-hirap po. Okay, kami, may sasakyan naman kami, pero may mga bagay na kinonsider pa rin kami. So, unang-una is yung availability ng slots sa place. Kasi, syempre, hindi naman natin gusto na crowded yung mapupuntahan natin. So, kung makakakontakt tayo ng sabi natin na parang resort type ng mga ano, mga coordinator ayan, doon sa area is mas maganda kasi sila magsasabi may mga location or may mga coordinators or resort na sinasabi nila pag full na, hindi na talaga sila nag-accommodate. So, mahirap pagka mag-walk-in ka sa ganon. So, better inquire muna. So, yun, availability of slot do sa area. Pangalawa, syempre, ipasok na natin yung rate. Afford ba natin? Kasi syempre, mag-inquire na rin lang naman tayo, ba? Diba? Alamin na natin kung pasok ba do sa budget natin. So, ang napansin ko with Tanay ng mga ganyang camping site, pag medyo sabihin na natin talagang maganda. Maganda yung location, maganda yung mga cottages, yung mga offered cottages nila, accommodation. Medyo, ano siya, pricey siya per head. Napansin ko, nag-range siya ng 400 to 500 per head. Ano siya, ha? Naka-tent ka. Okay, we tent accommodation. Kayo yung napansin ko. Kasi kami, we preferred yung naka-tent. Kasi may tent din kami. So, ang hinahanap namin yung tent pitching. So, imagine, meron na kaming tent pero ang babayaran pa rin namin is 400 to 500 per head. And that is overnight. Okay, meron mga nag-o-offer ng day, ganun ang rate, 400 to 500. Pero meron din mga nag-o-offer ng 400 to 500 na overnight na. So, nag-arrange siya sa ganun. So, depende na lang pag napakaganda nung lugar, napakaganda nung accommodation. Medyo, syempre, pricey talaga, expect nyo yun. So, yun. Tapos, yung iba, above na yun, yung lalo na yung mga may concrete na accommodation, yung may mga fan na, ganyan-ganyan. Pero, mostly kasi pagka sa Tanay, since nature yung lugar, wala siyang power. Okay, like yung napuntahan namin, nature siya, solar power lang talaga siya. Bahala kang magdala ng iyong mong ano, ilaw mo, source of light, source of whatever man yung kailangan mo ng paggamitan. So, yon. Ang alawa is rate. So, yung sa amin, meron kang makikita ng mga camping site, ilog site, ayan, na 20 pesos daytime and overnight is 50. Pero yung napuntahan po namin is siningil kami ng overnight 100 per head. Overnight po yun. Pero pagka daytime or day tour, 50 pesos siya. Okay, and then yung kids ang siningil sa amin is overnight is 50. So, may mga ganun kinukonsider na, kids, ganito mas mababa. So, yun. And then, of course, ito, kung may sasakyan kayo, sasakyan, motor, yan, may parking fee din yan. Usually, nag-arrange siya pag motor, 20 pesos or 30 pesos. Pero pag kayong sasakyan, 50 to 100 pesos. Okay? And, yun, may bayad din ng tent pitching. So, yung tent pitching depende na sa owner. Meron kasing
ano ba, minsan libre lang nila, depende. Like, dun sa area na puntahan namin, libre siya. Dun sa, pag nasa baba, so may ilog side, libre siya. Pero pag nasa taas, dun sa area nila ng parking, dun banda, may bayad po. And usually range 150 to 250 ang parking fee. Eh, parking fee, 10 pitching. So, yon. And, syempre, may mga rental din sila ng tent. Usually, kasi tent talagang gusto ng mga pumupunta doon. Kasi, syempre, gusto mo maka-experience ng camping eh, diba? So, tent talaga yung ideal. So, yon. Pero ako, tip ko lang, kung mahilig kayong ng mga ganitong activity, is, mag-invest na kayo for your own tent. Kasi mas makakamura kayo para sa tent pitching. Ayun. Kasi mas mura lang siya pagka meron ka ng dalang tent. So kami, meron na kami, bumili na kami. Kasi nga, matagal na namin gusto yung mga ganitong activity. So sabi namin, mapapakinabangan, mas makakatipid pa kami. So, in total, na considering the rate, entrance rate, parking fee, tent pitching, 500 pesos lang po ang inabot ng aming overnight camping. So imagine. So syempre, i-consider niyo na lang po yung mga food na dadalhin niyo. Mas maganda kung may baon na kayo. Although syempre, lalo na yung mga ganito, ilog type, expect niyo may mga pataas, baba, i-consider niyo po yung mga dadalhin niyo. Okay? What else? Pero tapos na tayo sa available slot, rate, and susunod natin, yung place. Okay, kailangan nyo i-consider kung magugustuhan mo nyo ba, kung magiging komportable kayo. Napaka-importanting alamin nyo kung magiging komportable kayo dun sa location. Kumbaga, mag-deep research po tayo. Kasi may mga times, like kami, ewan ko kasi si Javi, kasi hindi naman, minsan, hindi nagsasalita kasi yan na kung ano yung mga expectation niya doon. So, nung pagdating namin doon, hindi ako, honestly, kasi first time ko na mag ganitong klase ng activity sa edad kong to. Ayan. And, medyo nabigla ako doon sa, kasi mataas. Okay? So, ilog pababa. So, expect mo, merong maglalakad ka ng pababa at pataas dun sa, sabihin na natin, parang bundok. Parang bundok na siya eh. Kasi, nature. Masakit talaga. Kung hindi ka prepared, masakit siya sa binte, masakit siya sa katawan. Yun po yun. Ito, tips sa mga activities. Kasi pag nature, sa totoo lang, patay oras yan. I mean, hindi patay oras. Parang ano bang tamang term doon? Ang limitado yung mga magagawa mo activities. So, kung pumunta ka sa camping or ilog na ganyan, talagang swim lang. Parang relax ka lang, hayahay ka lang talaga. So, kung yung ikaw yung tipo ng tao na parang gusto mo may ginagawa, and then you're with your family, mas maganda. And then, lalo na kung may kids kayo, may activity kayo na pwedeng gawin. So, in our case, since Easter Sunday, that time, nung nagpunta kami, is nagpa-egg hunting ako. Actually, yung plan kong yun, dapat yun sa bahay. Pero dinala ko doon para may activity sila na gagawin. And, yun nga. Kasi, we know na hindi naman pwedeng maghapon, maglalangoy sila. Siyempre, nakakapagod din naman yun. And, ayaw namin yung mga bata is napagod sa pagbaba, tapos suswim, maghapon, sakit ang abo din nila kasi pagod talaga eh. So, inano namin na magpahinga sila. So, during rest time, mag-i-sleep sila, and then may other activities sila na pwedeng gawin, which is yun nga, tinay ko ng egg hunting yan, pakita ko na lang din sa video. And, yan, nagdala kami ng iPad. Yan, para merong nag-download kami ng mga movies na pwede lang panoorin during mga ganyan, na dull time. So, mga patay na oras, yan. At least, nalilibang pa rin yung kids. So, nagdala din kami ng solar power para just in case malobat, meron kami mapag-charge yan. And then, yan, during the night, kasi talagang wala ng activity, as in 7
7 PM, sobrang dilim na. As in, sobrang dilim, wala nga kasing ilaw doon. So, you need to have your own light para makakilos ka. Kasi, syempre, kung lalo na sa Manila ka galing, anong oras ka natutulog, hindi ka naman natutulog doon. Usually, hindi ka naman natutulog yung 7 PM, tulog ka na, di ba? Yun, so, nanood kami ng movie nung gabi. Okay, nag-enjoy naman yung kids, even kami, sa panonood namin. So, it's bonding time na lang din, in a way. Habang kumakain ng chips, ganyan. So, yun yung activity namin, kahit paano, may nagawa kami, other than yung ano. So, siguro iba, isipin na, nagpunta pa kayo ng camping, manonood lang. So, hindi, kanya-kanyang trip lang din po tayo. So, ako, nag-suggest lang din po ako na pwede nyong gawin, in a way. And, mas maganda siguro, ako ah, ate, kung marami kayo, mas maganda yung may mga physical activity kayong gagawin dun sa mismong camping site. Lalo na kung medyo maluwag yung area nyo. Kasi in our case, kasi parang pataas, ang hirap bato-bato, so ang hirap kumilos din for physical activity. So ang ginawa ko, yung egg hunting na pinagawa ko sa kids is, nearby, the tent lang. Kasi ayoko din lumayo-layo pa yung kids para doon sa activity. So, yun. Enjoy naman nila kasi may prize sila at the end of that task. So, yun lamang for today's video. Sana nakatulong ako somehow doon sa mga naghahanap ng murang, pwedeng puntahan for outing, pwedeng puntahan na ilog site. Yan. Sa Tanay, marami po yan. Pwede kayo maghanap. Usually, yun nga, binanggit ko yung mga range ng entrance. Yun. Mura lang po. Yun nga lang, siguro for other people na baka pag malayo, dadayuhin, medyo nakakapagod. Pero, yun, it's worth it naman yung nature na pupuntahan. And then, hindi po ako magpapromote. Again, hindi na ako magbabanggit ng ano dito. Own research na lang po kayo ng kung gusto nyo matry si Hidden Lagoon, isearch nyo na lang po. And then, please, hanap po kayo ng i-research yung maigi, yung magandang, or ano ba, i-assist kayo na coordinator. Kasi in our case nga, kung hindi kami na-assist. So, we don't really recommend you going there or talking with them. Kasi, hindi eh. Magbabayad lang kayo, pero yung assistance, wala po. So, yun. Yan. So, mga may gustong mag-suggest ng mga topics na pwede nating gawa ng vlog, anything about relationship, family, travel, ayan, may mga suggestions kayong travel na pwede nating puntahan, pwede nating i-review, ayan, comment down lang, and yun lamang, thank you for watching. Mm-hmm.